Come and our home he has won. Let his glory be seen on you today. Just one ends the night, our prince who came.
is the light. Oh, can you hear our Prince calling on before? Let us go and restore the brokenhearted, the wounded, the captives of war. Will you bear my shield of faith once more? To that lost, lonely soul, I will go and will share all their cries, all their fears, all their prayers. For it's been told, my Prince, he does hold the tears of that one lonely soul. Oh, can you hear our Prince calling on before? Let us go and restore the brokenhearted, the wounded, the captives of war. Will you bear my shield of faith once more? Can you hear our Prince calling on before? Let us go and restore the brokenhearted, the wounded, the captives of war. Will you bear my shield of faith once more? Story told of the man whose heart was sold to save my dying soul. Oh, what love untold. To the end he's always sought me, to the end he's always loved me, to the end I long to follow. For he bore my cross of sorrow. I will stay here in the hollow of his care, and I will go anywhere to the end. This witness I will bear to the end. Grove, I heard him say, oh, my Father, please just stay. Through broken-hearted pain, he did pave the way. To the end, his heart is faithful. To the end, his hand is able. To the end, I can now follow. For he bore my cross of sorrow. I will stay here in the hollow of his care, and I will go anywhere to the end. This witness I will bear to the end. As they took him off to die, there his friendship I denied. Forgiveness in his eyes, he did not despise. To the end, his love constrains me. To the end, he has restored me. To the end, I will still follow. For he bore my cross of sorrow. I will stay here in the hollow of his care, and I will go anywhere to the end. This witness I will bear.
Magandang umaga po mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Kila po namin Diyos, Panginoon po naming banal sa napakagandang umagang ito. Muli namin ginugunita ang inyong kabutihan, ang inyong kagandahang loob, ang walang hanggan inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, Panginoon. Alam po namin na mahal niyo kami. Subalit, pagdulutan niyo po, Panginoon, ng banal na takot ang aming mga puso upang kami, Panginoon, ay kumilala sa inyo bilang pinakamataas naming pinuno, ang nagligtas sa amin, ang may pinakamataas na mabubuting hangarin para sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging masunurin, maging mapagpasakop, maging mapagpahinuhod, at maging banal. Pagpalain niyo rin po ang aming mga pag-aaral. Tulungan niyo kami, Panginoon, hanapin ang daang matuwid, ang tignan ang mabubuting bagay, pakinggan ang mabubuting bagay, iwaksi, Panginoon, ang masasamang bagay, at talikuran, Panginoon, ang mga bagay na hindi makapagdudulot sa amin ng kasiglahan o kabanalan. Pagpalain niyo rin ang aming mga pag-aaral ngayon, O Diyos, tulungan niyo kami na tumuon ang aming mga pag-iisip at puso sa inyong kalooban at ang pinakamataas ninyong hangarin para sa amin. Puspusin kami ng banal na Espiritu, igawad sa amin, Panginoon, ang inyong pagliligtas, igawad din sa amin, Panginoon, ang kapakumbabaan ng aming mga puso upang kami makatagpo ng katotohanan sa inyong banal na harapan. Pagpalain niyo rin, Panginoon, ang aming makakasama, aming mga viewers, na Panginoon patuloy lumalago, patuloy na nag-share, patuloy, Panginoon, na nagnanais na makatagpo ng katotohanan kay Kristo. Puspusin niyo kami ng banal na Espiritu sa araw nito, Ama, sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Good morning po mga kapatid. Sister Paula Barcelo, good morning. Sister Katigarte, good morning. Happy Preparation Day para kay Sister Rebecca Dilar. Fetarin, good morning din. From Bayumbong, Nueva Ecija. Erlinda, good morning din po sa inyo. Sister Clarita Peralta, good morning. Mga taga sa Ampuyo, taga Semirara, Antique, good morning. Sister Emmy Fabs, Dap Tayabas, Mirasol Jerez, good morning. From Osaka, Japan. Brother Eldrin, good morning. Sana ay makasama ka rin namin dito. Leo de la Cruz, good morning. James Patrick Villafuerte, good morning from San Ildefonso, Bulacan. Of course, ang mga taga Bulacan. Victoria Ramos, good morning. Alan Valencia, good morning. Ayan. Rodilyn Bayudang, good morning. Okay. Mirna Agbalo, good morning. Rally Gazarte, Sir Beverly Mindoro, good morning. Sige, tayo ay babasa na. First Samuel, chapter 15. Sister Tacumpay Banuelos, good morning. Chapter 15. Unang Samuel, kabanata 15. Sinabi ni Samuel kay Saul, isinugo ako ni Yahweh upang hirangin ka bilang hari ng Israel. Kaya pakinggan mo ang mensahe ni Yahweh. Ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Paparusahan ko ang Amalek tulad ng ginawa niya sa Israel nang ito'y inilalabas ko sa Ehipto. Lusubin mo ang Amalek at lipulin silang lahat. Wasakin mo ang lahat nilang ari-arian at huwag magtitira kahit isa. Patayin mo silang lahat, babae at lalaki,
mula sa pinakamatanda hanggang sa sanggol. Patayin mo rin ang kanilang mga baka, tupa, kabilyo at asno. Kaya tinipo ni Saul sa Telaim ang buong hukbo ng Israel. Nang bilangin niya ay umabot ito sa 20,000 mga kawal, bukod pa sa 10,000 buhat sa Huda. Pinangunahan niya ang mga ito papunta sa lungsod ng Amalek. Nag-abang sila sa isang natuyong ilog na malapit doon at nagpasugo sa mga sineyo at ipinasabi niya, "Umalis na kayo riyan. Umiwalay kayo sa mga Amalekita para hindi kayo madamay sa kanila, sapagkat pinagpakitaan ninyo kami ng mabuti sa aming paglalakbay mula sa Ehipto." Kaya umalis ang mga sineyo. Sinalakay nina Saul ang mga Amalekita at tinalo ang mga ito mula sa Avila hanggang sa Sur, sa silangan ng Ehipto. Nilipol niya ang mga taong bayan, ngunit binihag ng buhay si Haring Agag. Hindi rin pinatay nina Saul ang magagandang baka, tupa at lahat ng matatabang hayop doon. Ang pinatay lang nila ay lahat ng hindi na papakinabangan. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, "Nanghihinayang ako sa pagkapili ko kay Saul bilang hari, sapagkat tinalikuran niya ako at sinuway ang aking mga utos." Nagalit si Samuel at magdamag siyang nanalangin kay Yahweh. Kinabukasan, maaga siyang bumangon upang makipagkita kay Saul. Ngunit may nagsabi sa kanya na nagpunta ito sa Carmelo upang magpatayo ng sariling monumento at pagkatapos ay nagtuloy sa Gilgal. Sumunod siya roon at nang makita siya ni Saul ay binati siya. "Pagpalain ka ni Yahweh. Sinunod kong lahat ang utos niya." Itinanong ni Samuel, "Ano itong naririnig kong iyakan ng mga tupa at unga ng mga baka?" Sumagot si Saul, "Kinuha yan ang mga tauhan ko sa Amalek. Kinuha nila ang pinakamainam na tupa at baka upang ihandog kay Yahweh. Ang mga walang halaga ay pinatay namin." Sinabi ni Samuel, "Migil ka. Pakinggan mo ang sinabi sa akin ni Yahweh kagabi." "Ano yun?" tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, "Noong una, napakaliit pa ng tingin mo sa iyong sarili. Ngayon, ikaw ang namumuno sa Israel sapagkat pinili ka ni Yahweh at binuhusan ng langis upang maging hari. Inutusan ka niyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na ipinagpiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan kay Yahweh?" Sumagot si Saul, "Sinunod ko si Yahweh. Pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalekita. Ngunit pinili ng mga tao ang pinakamaiinam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay kasama ng iba. Sa halip ay iniuwi namin sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh." Sinabi ni Samuel, "Akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghandog at ang pakikinig ay higit sa hain tama ng tupa. Ang pagsuway sa kanya ay kasinsama ng pangkukulang at ang katigasan ng uli tulad ng pagsamba sa Diyos Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari." Sinabi ni Saul kay Samuel, "Nagkasala ako ha. Sinuwi ko nga ang utos ni Yahweh at ang bilin mo sa akin. Nagawa ko ito sapagkat natakot ako sa aking mga tauhan. Kaya't pinagbigyan ko ang kanilang kagustuhan. Ngayon ay nakikiusap ako sa iyo na patawarin mo na ang aking kasalanan
at samahan mo ako sa pagbuwi upang ako'y makasamba kay Yahweh. Sinabi ni Samuel, hindi kita masasama sapagkat sinuway mo ang utos ni Yahweh. Itinakwilit na niya bilang hari ng Israel. Tumalikod si Samuel upang umalis, ngunit hinawakan ni Saul ang laylayan ng damit nito at napunit ang kapiraso nito. Sinabi ni Samuel kay Saul, sa araw na ito, tinanggal na sa iyo ni Yahweh ang pagiging hari ng Israel at ibinigay na ito sa isang taong mas mabuti kaysa iyo. Ang maluwalhating Diyos ng Israel ay hindi nagsisinungaling at hindi nagbabago ng pag-iisip. Hindi siya tulad ng tao na nagbabago ng pag-iisip. Sumagot si Saul, nagkasala nga ako, ngunit sa pagkakataong ito'y ipinapakiusap sa iyo. Bigyan mo ko kahit kaunting karangalan sa harapan ng matatandang pinuno at ng buong bayang Israel. Sumahan mo na akong bumalik upang sumamba kay Yahweh na iyong Diyos. Sumama si Samuel at si Saul na may sumamba kay Yahweh. Sinabi ni Samuel, dalhin dito si Agag, ang hari ng Amalek. Mabigat ang mga paang humarap sa kanya si Agag at nanginginig na sinabi nito, siguro naman, hindi ninyo ko papatayin. Sumagot si Samuel, kung paanong nawalan ng anak ang maraming ina dahil sa iyong taba, ang iyong ina naman ang mawawalan ngayon ng anak. At si Agag ay pinagputol-putol ni Samuel sa harap ng altar ni Yahweh sa Gilgal. Pagkatapos nito ay umuwi si Samuel sa Rama. Si Saul naman ay sa Gibeon. Mula noon, hindi na siya muling nakipagkita kay Saul, subalit ikinalungkot din niya ang nangyari kay Saul. Si Yahweh naman ay nanghinayang sa pagkapili niya kay Saul bilang hari. Amen. Sige, pasok, RJ. Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. This is a sad story. Ito po ay malungkot sa isa yan. And the lessons thereof, ang mga aral na matututunan natin mula dito. So basically, RJ, mahal na mahal ni Samuel si Saul, na kagaya ng kanyang anak. Kaya lang mukhang this is a test. This is the final test. Nung una, ay sinubok ng Panginoon si Saul. Hindi nakarating sa loob ng nakatakdang araw si Samuel, and he was impatient enough para mag-offer, ilagay niya sa kanya. So, merong isang pastor, RJ, na napakasikat na pastor, at hinahangaan ng lahat. Pero later natagpuan na meron siyang mga anomalyang ginagawa sexually at kung ano-ano pa. Tinanong siya ng sa interview. Ang interview sa kanya ay paano mo nagawa ang mga bagay na ito samantalang ikaw ay isang dedicated na pastor. Sabi niya, kailan nawala ang pag-ibig mo sa Panginoon? Alam mo, sagot niya, RJ, kailanman ay hindi nawala ang pag-ibig ko sa Diyos. Pero yung takot, yun ang nawala. Yun ang ano, mga kapatid, root ng lahat ng bagay. The fear of the Lord, nawala. May pag-ibig tayo sa Panginoon kasi ang Panginoon ay mahabagin, masintahin. Pero ang nawawala sa atin yung takot sa Diyos. Pag ako'y nasa survival camp, RJ,
detalyado. Pagka meron akong inutos, detalyado, kailangan sundin yung hanggang sa pinaka-detalye. Kailangan din sundin yun. Hindi po pwedeng hindi. Kasi kung hindi, kaya nga, RJ, akala natin it's a disservice kung ang ating mga anak ay hindi natin gagawing exact. We have to teach them exact. Exactness. Kasi pagka natutunan nilang sumunod sa atin sa paraan na gusto nila, hindi sa eksaktong nire-require natin, baka pagdating ng panahon, hindi rin sila susunod sa Diyos, kundi ang susundin nila sa Panginoon yung paraan na gusto nila. So, usually ganun na nangyayari, mga kapatid. We obey God. Sige, buksan mo lang, RJ. We obey God according to our own terms. So, ito ang nangyayari, mga kapatid, kay Saul. Sabi niya, hinirang kita. So, this is a test. Hinirang kita na maging hari. Pinahirang kita maging hari. Ngayon, kagaya ng pagpapalabas ko sa mga Israelita mula sa Egypto, kung paano kong pinarusahan ang mga Egyptian, ay parurusahan mo rin mga Amalekita. Napansin mo, RJ, sa verse, bakit parurusahan ang mga Amalekita? Ang parurusahan, kailan, saan ba? Pinarusahan kasi, napansin mo yung sabi niya, dahil ilang ina ang nawala ng anak. Ilang ina ang nawala ng anak. Ibig sabihin, anong practice ito? This is a practice of child sacrifices. Sinasakripisyo nila yung mga bata. Every time na nagsasacrifice sila ng mga bata, gagalit ang Panginoon. So ngayon naman ang ina mo naman ang iiyak. So may hatol ang Panginoon sa bayan ng Amalekita. At ang hatol niya ay parusahan silang lahat kasama ang mga baka, mga tupa. Pero anong ginawa nila? Sabi ng Panginoon sa verse 15, nagsisisi ang Panginoon sa pag-appoint kay. So ibig sabihin, RJ, hindi ini-expect ng Panginoon. Although by His foreknowledge, alam niya. Pero may expectation pa rin siya na sumunod. Although this is the final test, alam na natin, mga kapatid, na tinanggihan na siya ng Panginoon noong pa. Pero binigyan pa siya ng isa pang chance. Pero this chance is to prove himself worthy or to prove himself unworthy. So ito na yun. To prove himself worthy or to prove himself unworthy. Ngayon, anong ginawa niya? Ginawa niya yung sistema niya. Ang katagang ginamit sa verse 22, basahin natin, RJ. Verse 22. Sabi niya, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa sa pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog, at ang pakikinig higit kaysa sa haing taba at tupa. So yun ang sabi niyan ni Samuel. Obedience is better than sacrifice. Mas maiging sumunod kaysa sa suhulan ng Diyos. Yun ang point dun. Hindi mo masusuhulan ng Diyos ng mga sacrifices. Very plain ang instruction. Patayin ang lahat ng Amalekita, walang ititira, pati ang mga hayop. And very clear to RJ, panahon pa ni Joshua. At hindi na siya natuto sa nangyari kay Akan. O baka hindi alam mo, RJ, nagbasa to'y alam niya, alam na alam to ni Saul. Alam na alam ni Saul to. Kaya yung nangyari kay Achan is not only a lesson for them. It's not only a lesson for Saul. It's a lesson for us. Obedience must be exact. There is no variation. Obedience must be exact.
Lalo na kung very plain ang instruction. The instruction cannot be mistaken. Napakano. And then, alam mo na, RJ, na ikaw ay delikado na. Delikado ka na. Alam mo na. At verse, ito pa. Verse 9 yata, yun na, verse 12. Sa verse 9. But Saul and the people spared Agag and the best of the sheep and oxen, fatlings, lambs, and all that was good, ang itinira niya lahat ng mabuputi. Unwilling to utter to destroy them, but everything despised and worthless that they utterly destroyed. So, ang mga itinira niya, lahat ng mga mabubuti. Para kanino? Para eka sa Diyos. Sa Diyos nga kaya talaga yun. Sa Diyos nga kaya talaga yung mga itinira niya. At ang sabi dito, now that the word of the Lord came to Samuel, sa verse 14, meron pa dito, verse 8 yata. Binanggit doon na pinatawag siya ni Samuel, busy siya sa pagpapagawa ng kanyang sariling rebulto. Bakit siya nagpapagawa, RJ, ng rebulto? Bilang kanyang dambana ng kanyang kagalingan. Alam mo nang rejected ka na, may reject ka na ng Diyos. Siguro akala niya, salvation by works to kasi ganda ng ginawa ko eh. So ina-advance na niya yung kanyang ano. Kung, tapos habang nagpagawa siya ng rebulto kagaya ni nino nga ito, panahon ni Mordecai, itong si Haman nagpagawa. So nakakahiya, RJ, kasi habang nagpagawa siya ng rebulto, doon din siya ipapahiya ng Panginoon. Kaya sabi ko sa iyo, the humble king in just a matter of not even significant. Ilang chapter lang ang lumipas, RJ? Ilang chapter lang ang lumipas? Nagmataas na kaagad. Nagmayabang na kaagad. Kaya sabi, you are stubborn. Sabi niya, verse 19, you have transgressed. Verse 19. Why then did you not obey the voice of the Lord? Why did you swoop down on the spoil and do evil in the sight of the Lord? Ano ang pinakadahilan? Nanisi siya ng tao. Sabi. Sa verse 15, ito yung sabi niya, itong dahilan. They brought them from Amalekites for the people spared the best of the sheep. Kinuha nila ang kinamkam na tupa baka upang ihandog. Sabi niya, kinuha iyan ng mga tauhan ko sa Amalek. So, pinagagaan niya yung kanyang kasalanan. At ang mga walang halaga ay pinatay namin. So hindi talaga sila willing sumunod. So sino ang nasunod dito? Yung kanyang mga tauhan. Kasi sabi niya, natakot ako sa mga tao. Yun yung term na ginawa niya. Sabi niya, natakot ako sa mga tao. Nasaan na ba yung word na yun? Verse 22. Gulo naman ito. Sabi dito, akala mo ba'y higit kang magugustuhan ni Yahweh? Verse 23. Ayan, nagawa ko ito. Nagkasala ako, sinuway ko nga ang utos ni Yahweh at ang bilin mo sa akin. At anong motibo kung bakit niya sinuway? Nagawa ko ito sapagkat natakot ako sa aking mga tauhan. Eh, ikaw ang hari. Kaya pinagbigyan ko ang kanilang kagustuhan. So yun ang pinaka-root niya. People pleaser. Bakit people pleaser? For self.
Kaya niya gusto i-please ang mga tao para siya lagi ang magaling. Ito po mga kapatid ang dahilan kung bakit bumagsak siya. Kaya RJ, ano to eh? Let it be a lesson to us. Natakot ako sa mga tao. At alam mo kung bakit in-spare nila yung hari, RJ? Kaya in-spare nila yung hari kasi usually ang hari gagawin nilang ano, parang showcase para sa kanilang pagmamayabang. Pahihirapan nila yung hari o kaya papakita, ipapahiya nila yung hari. Kagaya ni Samson, papahiya nila yung hari. Pero these are all fruits of disobedience. Kaya akala natin, RJ, yung mga ginagawa natin sa Panginoon ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Pero kung yung paraan ng paggawa natin sa Panginoon is a product of our own our own imaginations, our own estimations, it is because we do not fear God. Hindi tayo, RJ, kung ang instruction, RJ, ay right, true or false, tapos ang ginawa mo ay T and F, sa tingin mo, hindi kaya masisiro ka nun? Sigurado zero ka, kahit ano pa ang tama ng ginawa mo. Pero you do not follow instruction. Zero ka talaga. So he was removed and was rejected in verse 25. Ito yung dahilan kung bakit finally tinanggal na siya. Sabi niya, hindi tinanggap ni Yahweh ang kanyang mga offerings. So nakiusap siya, sabi niya, ngayon nakikiusap ako sa iyo. Napatawarin mo na ang aking kasalanan. Patawarin mo na. So para sa kanya, wala talagang genuine repentance. Samahan mo ako sa pag-uwi. May request pa siya. Kasi ayaw niyang mapahiya kasi nagpagawa siya ng revolt. Sa pagsamba kay Yahweh. Ano sabi? Hindi kita sasamahan. Sapagkat sinuway mo ang utos ni Yahweh, itinakwil ka na niya bilang hari ng Israel. So ito po nga mga patid ang mangyari saan. Pag tayo po ay willful ang ating disobedience at gagawin natin mga kapatid na facade yung ating mga religiosity, hindi ho tayo sasamahan ni Yahweh. Tayo sasamahan ng Panginoon. Sabi, tumalikod si Samuel upang umalis. At anong ginawa niya? Hinawakan niya, hinablot niya. At ang laylayan ng David, napunit ang kapiraso. Saka nagdeklara sa araw na ito, tinanggal na sa iyo ni Yahweh ang pagiging hari ng Israel. Binigay na ito sa isang tao mas mabuti kaysa sa iyo. At not very long, actually, makakapansin mo dito sa narrative. Wala dito yung narrative ni David ng David and Goliath. Nasa ibang libro. Pero ramdam na niya, RJ. Ramdam na niya na wala na sa kanya. At nararamdaman niya na rin, RJ, na nasa isang bata ang favor ni Yahweh. Ando na yan. Wala na sa kanya. Wala na sa kanya yung favor ni Yahweh. Nasa iba na. Ramdam niya na ito. Kaya yung jealousy niya. Every time nakikita niya si David, gusto niya talagang patayin. So, nag-iba na. Wala na sa kanya yung espiritu. Ano na ang pumalit, RJ? From this on, mula sa chapter na ito, wala na si Yahweh sa kanya. Iba na yung espiritong nasa kanya. At magmula dito makikita mo, galit na ang pupunta sa puso niya at wala na siyang kapayapaan. Mawawala na siyang kapayapaan. At alam mo, RJ, kung ano pa ang concern niya? Ito pa rin ang concern niya, RJ. Nagkasala ko, ngunit sa pagkakataong ito ay pinapakusap ko siya, bigyan mo ako ng kahit kaunting karangalan sa harap ng matatangka at pinuno. Mas mahalaga pa sa kanya ang kanyang karangalan. So, RJ,
Kung sino man ang nagsisik ng karangalan, mawawalan ito. Pero kung sino man ang nais mag-please sa Panginoon, magkakaroon ng karangalan. God will honor those who honor Him. Pero dito mga kapatid, ang gusto niya lang na magkaroon ng karangalan ay siya. Ang Diyos, wala siya. Hindi niya pinarangalan. Samahan mo ako. Sabi niya, mo na akong bumalik upang sumamba. So sinamahan siya, pero kaya siya sinamahan kasi papatayin ni Samuel. Sino? Si Agag. So yun ang ginawa. So, pagaman mahal na mahal ni Samuel, si Haring Saul, nawala si Pastor. Napicturean na si Pastor mga kapatid. Ayan, sana makabalik si Pastor. So yun po ano, yung thoughts ng ating pag-aaral ay napakalungkot ng pangalawang chance na po sana ito ni Saul. Pero nakita po natin na siya po ay talagang nagpatuloy na sa kanyang pag-disobey. So ang instruction sa kanya, definite, very definite. The instruction is very definite. Destroy everything and everyone. Yun yung definite instruction. So ang ganda-ganda na sinasabi ni Pastor. So sa exam mga kapatid, ay na-realize ko, ayan si Pastor Brian. Yan ang wala ako. So, unang kita niya, hinalikan niya na kaagad. Mahal na mahal niya, pero, at para hindi lang mapahiya, kumbaga, para nakikiusap na, bigyan mo ako ng konting karangalan. Sinamahan niya, tapos pinatay niya, ipinakita niya kung gaano kahalaga ang pagsunod. So, ito na po ang katapusan ng kapitulo ng paghahari ni Saul. Pero hindi pa rin niya binitawan ng pagkahari. RJ, it would take some time. Kaya nasabi nga ni Saul, di ba? Lord, kung pupunta ako sa, saan ba yun? Yung lugar sa Rama. Kung pupunta ako doon at makita nilang ako'y mag-a-appoint ng hari, papatayin ako ni Saul. RJ, papatayin ako ni Saul. So alam niya talaga ang ugali ni Saul. Papatay ni Saul ang sino mang hahadlang sa kanyang pagiging hari. Samantalang ang contrast nito si David ay gustong maghari ng kanyang anak na si Absalom. Hinayaan niya lang. Sige, gusto niya maghari. Siya na. Hinayaan niya lang. Pero dito natin makikita, RJ, na napaka-patient ng Panginoon. Pero hindi po pwedeng mag-transgress. It cannot transgress. So let it be a lesson sa ating mga kapatid, hindi po natin pwedeng. Ang sabi ng second commandment, God will not count it. Talagang ang Panginoon ay hindi niya palalampasin ang kasalanan. Hindi niya palalampasin ang kasalanan. Talagang papangalanan niya yung kasalanan at talagang ipipoint out niya dahil mahal niya tayo. And transgression cannot sustain in heaven. Kailangan dito pa lang mga kapatid ma-identify na natin. And was there any genuine repentance? Mabuti nga hindi siya pinarusahan ng Panginoon ng kamatayan. Hindi kagaya ni RJ. Bakit si Akan nagtago lang mga kapatid? Pinatay. Samantalang siya binuhay. So dito natin makikita mga kapatid na napakamahabagi ng Panginoon. Binigyan pa siya ng chance. Pero imbis na siya, imbis na repentant siya, nakiusap pa siya, bigyan mo lang naman ako ng konting karangalan. Ito talaga yung object niya. Yung wala akong pakialam sa kung ano, basta importante, maparangalan ako. And ito na, pride goes before destruction. Napaka-contrast mga kapatid. Si Kristo, sa pakisabi sa Philippians chapter 2 verse 5, he became obedient unto death.
He became obedient unto death. Siya'y nagmasunurin hanggang sa kamatayan, hanggang sa kamatayan sa krus. Yung 12 disciples, nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Siya wala pang kamatayan, mga kapatid, hindi na sa sumunod. So, he failed on the test and mag-a-appoint siya ng isang king na hanggang kamatayan susunod. Hanggang kamatayan susunod, biruin mo, papatayin na niya si Saul, hindi pa niya papatayin. So, dito mga kapatid, and how we wish, mga kapatid, that magkaroon tayo ng character na kagaya ni Kristo who is after his own heart, kagaya ni David, na masunurin. Nasusunod tayo, mga kapatid, matatakot tayo sa Diyos. We will be very careful to do according to what it is written therein. Sige, RJ. Dalawa pa lang ang requirement, Pastor, para makapasa sa exam. Number one, study well. Number two, follow the instruction. Kasi kahit ganda ng review mo, kabisado mo lahat. Pag hindi mo nasundan yung instruction, yari ka. Naalala ko yung aming isang teacher na ka-LC din natin, asawa ni Ate Janet, si Pastor Fernando, sa Old Testament. Ay may mga paano siya, may mga pa-style sa instruction. Yung isa sa instruction niya ay mag-exegete ka ng isang chapter and read this chapter and then exegete, or lagay niya din, if you're still continue reading, kung patuloy ka pa nagbabasa, you can say thank you without saying thank you, sabi niya. So medyo paano 'yun? So napaano ka pa? So analyze mo talaga yung kanyang instruction. So if you're still continue reading, you can just say thank you without saying thank you, ano. So na-realize namin, ang ibig sabihin ni Pastor, pwede naming exegete yung buong chapter. That's the hard way, or the easy way is say thank you without saying the word. So kaya ang sinabi ko, Pastor, we appreciate your effort in teaching us. Yan. Yung iba naman, Pastor, naggumamit ng ibang mga Pastor, ibang mga term. Eh yung iba, I am grateful, parang ganoon, I am grateful. Grateful. Yung iba, binasa talaga yung buong chapter, tapos ang tagal-tagal bang nakalabas. Tapos pagkatapos ng exam, nagtatawaran kami sa'yo. Ba't pinahirapan mo yung sarili mo? Dapat binasa mo yung instruction. Nang binasa niya, ay, yun pala. Napaka-simple yung instruction pala. Sana hindi na ako nahirapan. So, yung instruction talaga pala, kaya katulad kay Saul po, very definite. Yung instruction sa kanya, destroy everything and everyone. Una, may dinala silang mga akala nila. Inisip niya lightly ang Diyos nag-utos, hindi nag-iisip. Siguro naisip niya, to. Importante, matalo ang kalaban. Okay na yun. Di ba kaya nga sila, RJ, kaya nga silang may nag-aalipin sa kanila kasi hindi nila pinatay lahat eh. Kaya dahil hindi nila pinatay lahat, yun ang nagpapahirap sa kanila hanggang ngayon. Eh dahil yun sa hindi following instruction ng kanilang mga magulang. Kung ang kanilang mga magulang was following instruction, hindi na sana sila, nabubuhay sana sila ng payapa ngayon. But eto na naman, ulit na naman tayo ulit. Tuloy. Kaya, yun nga po sir, parang siguro naisip ni Saul, parang it doesn't make sense to destroy this. Ano? Ang gaganda naman itong mga tupa na to. I-offer ko sa Panginoon. Parang, so, he thought he can think better than God. So, at yun nga po, nakita ko, si Saul, mahilig siya mag-alibay talaga, Pastor. Kasi nung una, nung na-delay si Samuel ng 7 araw, ang dahilan niya, na-delay ka kasi. Kaya nag-offer ako. So, nire-rebuke siya ni Samuel. Katulad ni David. Si David, nagkamali siya. Nire-rebuke siya ni Nathan. Nagpakumbaba si David. Nagpakumbaba siya, nag-repent siya. Pero si Saul, dalawang beses na siyang nire-rebuke. Nire-rebuke siya ni Samuel noong una, ngayon pangalawa naman. Nag-alibay na naman siya. So, ang reason nga niya ay sinunod niya po yung tao. Pero tama po talaga kasi kahit anong suggestion ng tao, ikaw yung final say, ikaw yung hari. So the accountability really is upon Saul. It was his act.
Kasi kung hindi niya pinamahan yung batas, hindi magiging batas. Isa yung hari eh. So, the opportunity to repent and to humble himself, nireject niya ng 2 beses. At maraming beses pala. So, siguro po naging iba yung story kung nagpakumbaba si Samuel, si Saul. Kaso lang, yun nga po. Si Saul ay talaga pong nakita ko dito na wala talaga siyang malalim na relasyon sa Panginoon. Yung kanyang pagpapakumbaba, very short-lived. Yung kanyang obedience, very short-lived. So, na-overcome talaga siya ng sarili, ng pride and glory for self. Hanggang sa huli, yun nga, iniisip niya pa rin. Tapos, yung papasok, sinabi niya, your God, sabi niya, kaya doon po sa Diyos mo. Sa Diyos mo, sa Diyos ni Samuel. So, hindi niya kinikilala yung Diyos ni Samuel as Diyos niya rin. So, doon po nagpapakita na wala siyang malalim na pagkakilala sa Diyos ni Samuel. So, para sa kanya, this is just Samuel. So, he really doesn't know the very personal God of Samuel. Kaya, yun yung naging outcome sa buhay niya. Kaya, hanggang sa huli, glory pa rin niya yung iniisip niya. At tapos, very striking din yung sinabi ni Pastor na, si Samuel, nung huli, takot na sa kanya. So, parang ang dating yung mentor niya, ay sobrang ungrateful niya, kahit yung mentor niya, papatayin niya kung sakali. Po, parang, kahit yung mentor niya, alam ni Samuel na desperado natin sa Saul, sa kanyang glory. Kaya wala na siyang kikilalanin. Kaya po, napaka-solemn na warning na we may say that today we are humble and obedient, pero baka ma-overcome tayo ng pride, and then later on, we will be desperate like Saul. Pero kaya po, the Lord is telling us, convicting us, humbling us, instructing us every day. Nalala ko rin, Pastor, yung ark ni Noe, very definite din yung instruction. Detailed. And there should be no deviation. There should be no deviation from God's instruction because God's a God of wisdom. Hindi yan nag-instruct ang Panginoon na hindi niya napag-isipan. Kaya si Satan, ang unang ano niya, sinabi ba ng Diyos? Ganun kaagad. Sinabi ba na? And you have to know what God said. Hindi mo pwedeng, yun nga sa asawa pa lang, pagka nagkamali ka sa instruction, katakot-takot, naaway yan. Napakaliit ng bagay. Pero dahil minaliit mo, hindi mo pinakinggan, ang asawa mo, it's not about, sasabihin ng asawa ko, it's not about that. Ang concern ko na ngayon is that you don't have concern. The fact na hindi ka nakinig, wala ka talagang concern. Maiiba na yung issue eh. Hindi na yung ginawa mo eh. Ang issue na ngayon, yung pagkatao mo, at saka yung regard mo sa pinakikinggan mong asawa. So, ang issue na ng Panginoon, sabi niya, anong sabi doon sa verse? Tinamo ang issue dito. Itong issue dito. Sabi niya, yan. I greatly regret that I have set up Saul as king, for he has turned back from following me and has not performed my commandments. So, ang concern na ng Panginoon, si Saul has turned back from me. Ibig sabihin, wala ang puso ni Saul sa akin. Tinalikdan niya na ako. So, hindi ang Panginoon ang tumalikod kay Saul, kundi si Saul ang tumalikod sa Panginoon. Ginagawa na lang niya yung kanyang pagka-king mechanically to do his own will. Pero hindi niya na, he's not no longer a king under God's sovereignty. He is a sovereign king on his own. Kaya ang naalala ko dito, RJ, pakibasa mo ang Romans chapter 6 verse 11 and 12. So, hindi ito tungkol sa instruction, RJ. It's not even about 10 commandments. It's not about following instruction. Now,
It's about relationship. Pakibasa mo. Romans 6, 11 and 12. Romans 6, 11 12. And 12 po. 12 na lang. 12. Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its desires. So, ang pinagtatampo ng Panginoon, meron ka ng ibang Diyos. And you let it reign within your heart. Hindi na Diyos ang may hawak ng trono, kundi may iba nang may hawak ng trono. Doon ang Panginoon nag-aano. Doon ang Panginoon jealous. May iba nang may hawak ng trono. Okay? Basahin natin yung ilang comment, RJ. Sige, pakibasa. Auntie Marilyn Kinaw, pinakamasakit ang pagkawala ng patnubay, basbas ng Panginoon. Pinakamasakit ang humihiwalay ang Panginoon po sa ating maling pagpili. At di siya i-prioritize siya at tagabilin niya ay winaksi po natin. Amen. Mukhang sunod-sunod ang ano ang comment ni Ate Marilyn Kinaw. Sige, tuloy. No humbleness, patawarin mo po ako sa aking mga pagkakasala at pagsuway sa iyo. Tulungan mo po kaming mabago at ikay aming masunod higit kanino man. We cannot do anything without you po, O God. Eto, Doc Mercy. Kaya napakalaga po ang obedience, ang makinig sa instruction ng ating Panginoon. Kaya tayo must listen to the message from the Lord. Amen. Ngayon, RJ, ako ay nasa Davao po ako ngayon. Maya-maya, papunta kami ng Agusa. Medyo malayo-layo yung biyahe. Ang sa akin lang, RJ, ang eto naman para sa akin personally, what are the things na inutos sa akin ng Panginoon na minomodify natin, mga kapatid? Kasi wala na tayong takot sa Kanya. Total, patatawarin naman tayo ng Panginoon. Total, mahabagi naman ng Panginoon. Pwede na siguro to. Pwede na siguro to. Without following exactly as it was instructed. Ate Leoni, ibasa, RJ. Tunay po, Pastor, na some leaders are people pleasers because they want to maintain their position, fame, and honor, no matter what it costs. Obedience to God's instruction is the most important key to leaders' success. Amen. Obedience talaga. Kaya ang may mga higher organization para i-set yung mga rules, para i-set yung mga policies. Pero kapag ka dinisobey ng mga leaders, kita mo talaga ang immediate consequences. Hindi ba? Because the Lord loves us. Basa. RJ. Doc Mercy Buhia, obedience to God is far more important than religious sacrifice or heroic deeds. We must settle it in our hearts that regardless of the cost, we will always obey the Lord. That is what it means when we say that Jesus is Lord, Jesus is King, Master, the one who directs our lives. Any other attitude towards Jesus is one of the same category as witchcraft or idolatry. The Lord does not want our tithes and offerings, our attendance at church meetings, or anything else. He wants us in our hearts. Amen. Eto. Sister Sara Perez ng Caribbean. Nasadlak din ako sa paulit-ulit na nababanggit ni Pastor Brian, ang pagiging pleaser. Nagpapasalamat ako sa Diyos na ginagamit niya ako sa aking sakit. Ginagamot. Ginagamot niya ako sa aking sakit na people pleaser. Amen. Mahirap talaga pag people pleaser, mga kapatid, dahil wala pong direksyon. Kung ano lang gusto ng tao, doon ka pupunta at walang direksyon, wala kang paninindigan. Pagka ganun. Ano ang practical take mo dito personally sa iyong sarili? RJ, what is God's message to you personally? Oh, bottom line talaga, Pastor, obedience. Obedience. So, noon, akala ko yung sacrifice ni Christ ay yung death on the cross lang. Pero, yung obedience pala yung simula. He obeyed until death. Kasi that's where we fall. Si Adam, nag-fall siya sa obedience. But Jesus, yung obedience na hinihiling ng law,
He obeyed it to the exact. He was the only one who obeyed it exactly from the beginning to end. And that's why when we believe on him, he credit to us his perfect obedience. Kaya God is very exact. And that's why sabi sa Espiritu Prophecy of Apostle, diba? The condition of eternal life is perfect obedience to the law. And we cannot. That's why Jesus came. So Jesus came, he obeyed it perfectly, and now he is giving that obedience to us. So by faith, we are counted as if we are Jesus. And then, the fruit is obedience din po. Yung perfect fruit obedience din. Yeah, perfect obedience din. So we will become what we receive, kung ano yung tinanggap natin kay Jesus. Kaya hindi ang totoong Christian, hindi nag-aalibay katulad ni Saul. Eh, ginagawa naman to ng mga pastor, ginagawa naman to nila, ginagawa to ng iba. So ang totoong Christian is we will do our best to obey God's commandments because we love him. Our hearts is in him. Yun po. So kaya pag nag-depart yung heart, the obedience will depart. But if the heart is in God, obedience will follow. So katulad po ng pinag-iyo kanina, it's the work, it's a relationship work. Obedience comes along with a heart that is right with God. So, yun po. So, dito makikita natin from Judges, of course, from conquest, okay, to confusion, to compromise. Yun ang nangyari, mga kapatid, sa mga Israelites. Tapos, dumating si Samuel, who is obedient. A fresh start. Dumating si Samuel. Tapos nag-appoint ng king. Which is very disappointing. Tapos, makikita natin dito, mga kapatid, magbabangga yung righteous king in the future. At saka jealous king of the past, and we can learn a lot of lesson. Dapat pala, mga kapatid, ay nauna natin ito bago natin binanatan yung Psalm, yung Salmo. Pero yun ang niloob ng Panginoon eh. So, marami tayo. Parang ito yung context. Marami sa Psalms, Pastor, dito yung context eh. And during this time, mga kapatid, ay the following chapter magiging manunugtog, mga kapatid, si David ni Haring Saul. At dito, dahil you are a official musician of the king, therefore your compositions are published. Yan ang mangyari dito. Ang mga composition niya ay well published at sisikat ang kanya mga composition. He is not just an artist, but he is a spiritual artist. So excited na tayo, mga kapatid, papunta doon sa transition from disobedience to full, consecrated obedience to God. At kung ano magiging result. At ang magiging result nito, RJ, ay pagkapanalo nila laban sa lahat ng kanilang mga kalaban. Matatalo ni David lahat ng mga kalaban. But it will take a while, mga kapatid, tandaan nyo, from this on, there is about maybe 12 years bago maging king si David. 12 to 14 years bago maging king si David. Pero marami tayong matututunan in between sa bago maging si David. Sabi ni Doc Mercy, salamat muli sa study today. Ngayon ko lalong naintindihan ang sinabing obedience is better than sacrifice. Basa, RJ. Comment lang po kayo, mga kapatid. Ako po ay nasa Davao. Didiretso po ako mamaya ng Agusan. Maaga po kaming aalis ngayon. Tuloy. Salamat sa lesson po. Pinapakita ni God ang mangyayari sa maling mga desisyon. Po, nais ni God na magpasakop tayo sa Kanya. Kilalanin siya lamang ang haring pinakamakapangyarihan sa lahat. So, turuan po natin, mga kapatid, ang ating mga anak to follow
exactly our instruction. Dapat talaga subuk, anuhin natin sila na to follow exactly the instruction. Kasi pagka hindi po natin sila naturuan to follow exactly, maliban na kung meron silang ibang idea, then explore with them yung idea nila, pero turuan nyo sila, mga kapatid, na maging obedient. May mga creative kasi na mga bata na ang importante hindi yung instruction kundi yung objective. Okay lang yun, mga kapatid, yung pinaka-objective. Pero pagdating sa instruction ng Panginoon, as much as possible, we have to follow exactly what was instructed by the Lord. Amen? So praise God po sa umagang ito. And ako personally, ang natutunan ko ngayon is just to abide with God at hayaan nating maghari ang Panginoon sa ating mga puso ng buong buo, total obedience, total surrender. Pakibasa nga ito, RJ. At dalawa, Sister Perez, Sister Tagumpay. Salamat, LC Ministry. Dahil dito ako nadidiscover ang mga gamot sa spiritual sickness ko. Ang dami-dami, walang sayang sa panonood at makikinig. Amen. Lagi may gamot at vitamina na extract sa panonood. Amen. Tagumpay Banuelos ng Canada. Here was shown the danger of unsuited will to the Holy, unsuited will to the Holy Spirit, and preferred self over the instructions of the Lord. Little did Saul and the Israelites know that in the presence of Agag, in the loot that they did not destroy was the curse of God, because if the Amalekites, a strong influence to promote idolatry, let us continue to acquire knowledge of God through His words and fulfill our high calling of revealing God's character. By God's grace and lovingly submit our will and lovingly obey God. Amen. Amen. Jerry Cuevas. Talagang sumunod tayo sa Panginoon nang walang alinlangan. Yung bukal sa kalooban natin. Dahil pag nasanay na tayo, ay di na mahirap pasakop. Tayo. Amen. Amen. Si Ate Paula ng Canada. Amen. Thank you po, LC Ministry. God bless. Total obedience po is the key. So yan, mga kapatid. So maraming salamat. RJ, ikaw nang bahala mag-pray dun sa mga prayer request. We thank you, mga kapatid, for supporting this ministry. Continue to pray for us. Continue to, if you want to help our ministry sa dito po sa pagpaaral natin sa ating mga LC scholars, you can just contact us, mga kapatid. Pag-pray nyo rin na sana maging blessing. At ipag-pray nyo rin, mga kapatid, ang ilang mga projects po ng LC. We will have to open it up next time. Pag-pray din natin, mga kapatid, ang aking pong paglalakbay ngayon dito sa ano. Hopefully, makapiling ko yung aking mga magulang mamayang hapon. Yeah. Kasi nandito pa ako sa Agusan at bukas dadalo din kami ng hinatuan doon sa Enchanted River. Amen. And pag-pray nyo rin yung mga pangangailangan din po ng LC para masustain po ang gawain ito. Sana ay mag-provide ang Panginoon lagi so that this ministry will continue. And whatever is God's plan, mga kapatid, sundin natin yung complete instruction ng Panginoon kung paano niya nais, mga kapatid, na sumulong ang kanyang banal na gawain. So i-check din natin ang ating mga sarili. Sa lahat ng pagkakataon, are we fully surrendered to God? Are we obedient to God? Are we following His will? May the Lord bless us, mga kapatid, and lift Jesus Christ. Sabi niya, I will be lifted up from the earth. I will draw all men unto myself. God bless po. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Panginoon, salamat po sa muli ninyong pag-usap sa amin ngayong umaga. Salamat po sa kasaysayan ni Saul. At ang sabi niyo po sa Romans chapter 15 verse 4, that whatever is written in the past is for our learning. So nawa po ay makita namin ang clear lesson from the life of Saul, na siya po, Panginoon, ay lumayo sa inyo. Hindi po siya nanatili sa pagpapakumbaba. Humiwalay ang kanyang puso sa inyo
At siya po ay na-overcome ng pride. At siya ay sumuway sa inyo, Panginoon. Panginoon, nawa po ay patuloy naming makita ang pagiging worthy ninyo na bilang aming Diyos at karapat dapat kayong sundin dahil kayo ang unang nagmahal sa amin. Patuloy po nawa na manahan sa aming mga puso ang inyong kadakilaan, ang inyong glory, ang inyong pag-ibig. Salamat po sa pagsunod ni Jesus. Salamat po sapagkat si Jesus ay pumunta sa lupa, nabuhay ng matuwid, hindi kailanman nagkasala, upang ang righteousness na iyon ay ipinagkaloob niya sa amin, ang kanyang imputed righteousness, at samantalang kami po ay nananahan sa biyaya at pag-ibig ni Jesus, sa kanyang pagmamahal sa amin, kami din naman ay magiging masunurin. Sapagkat ang pagsunod ang ebidensya ng pagmamahal namin kay Jesus. Nawa, Panginoon, patuloy na dumaloy sa amin ang kapangyarihan ninyo. At ang aming pagsunod ang pag-worship namin sa inyo, Panginoon. Kami po ay susunod hindi lamang sa letra, bagko sa espiritu. Susunod kami sapagkat ang aming mga puso ay tunay na binago ng pag-ibig ni Jesus. Narito, Panginoon, nais po namin na patuloy na italaga ang aming sarili sa inyo sa buong maghapon. Nawa po ay gamitin niyo kaming pagpapala at naibahagi namin ang mga magagandang bagay na natutunan namin sa inyo. Narito din po ang panalangin ni Ma'am Myrna Ladunes, ang kanya pong daughter-in-law ay mayroong breast cancer at siya po ay na ito po ay cancerous, may bumalik naman ang nodules na may cancerous at siya po ay admitted sa Medical Plaza. Panginoon, nawa po siya at kasama po ng iba na may mga prayer requests about medical and health concerns. Amin po itong isinusurrender sa inyo. Let your will be done, Lord. Alam namin walang limita ang iyong kapangyarihan at hayaan niyo lang kaming maniwala ng malaki at maghintay at magpasako po sa inyong kalooban. Mangyari po nawa na ang banal na Espiritu ay magbigay ng kapayapaan sa kanila, sa bawat isa sa amin, at ang lahat ng mga bagay ay aming isusurrender po sa inyo. Pagpalain po kaming sama-sama ang LC team, ang lahat na nakasama namin, LC family, nawa po ay gamitin yung pagpapala ang buhay namin sa araw na ito. Pagpalain po si Pastor Brian sa kanyang mga trips sa today and for other days. Patuloy niyo po siyang gamitin sa pagkataas po ng pangalan ng aming Panginoong Yesus. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Yesus. Amen. Amen. God bless po mga kapatid at nawa po ay pinagpala tayo ng Panginoon.